everyone. Alright, start tayo. Nandito pa ako 45 minutes sa baba. Kaya hindi na. Pakilala mo na po ako. My name is Jeff Herpacio. Laki po sa probinsya, sa Lasugbu, Batangas. Yan. I'm a former employee, SM employee. Hindi ko na sabihin kung saan branch, pero sa Las Marinas. SM Las Marinas. So, we're here para mag-aral at maraming salamat sa mga nakatutok, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa abroad. Nanayari mga audience natin. Ayan, maraming salamat sa mga oras nyo. Wala naman po. Okay. Nagkaroon po tayo ng mga awards. Top 28, basahin nyo na lang. Top 28, nag-start po. Diyan ako first time na awardan sa network building category. 2015 and 2016, parehas top 28 po yan. And then, top 19, 2017, and number 8, 2018, 2019, top 4, and then, mainit-init pa. So, nakuha po natin yung number 3. Sa direct sales category at the same time at yung network building category. So, okay, para hindi sayang oras, direct to the point. Mag-aaral tayo para madagdagan po yung kaalaman natin, kaalaman ng bawat isa. Let's start. So, my topic is strong, which is system, techniques, relationship, organization for network growth. So, medyo bago sa paninong iba. This is my personal connotation. Pwede nyo i-apply, pwede nyo idagdag sa mga ginagawa po ninyong mga strategies. Especially yun sa mga kaedad ko. Actually, I'm 33 years old. Nag-start ako dito 25. So, 8 years na po tayo sa company. Yan. Sa mga nag-start, let this be your guide. Pwede nyo pong maging guide dito. Kung hindi mo alam yung gagawin mo, let this be your guide. Okay, pampatanggal ka ba lang? Pasensya na kayo. okay, so, system. System. The meaning of system is save yourself time, effort, and money. If you know your system. Ngayon, ano ba yung sistemang effective para sa iyo, para sa mga nag-uumpisa? Sabi dito is you have to master the company system and apply according to your own strength. Ayan po. So ano ibig sabihin? Meron tayong tinatawag na SWOT analysis. Yan, meron tinatawag na yung S is stands for strength, W is weaknesses, O is opportunities, and then T is threat. So, you have to observe yourself, or you have to ask yourself, ano ba yung strength mo? Saan ka ba magaling? Kasi the moment na pumasok ko sa company, dito sa Healthwell, kakailanganin mo yan eh. So, kailangan malaman mo sa sarili mo kung ano yung bagay sa'yo? Magaling ka ba sa retailing? Magaling ka ba sa inviting? Magaling ka bang mag-present? O magaling ka sa internet? Kasi ngayon, syempre, online, offline ang labanan. Ako, yung na-practice ko po is, hindi po ako magaling, pero since everyday ko po siya ginagawa, I go for prospecting lagi. Prati po akong nag-invite ng mga kaibigan ko, even hindi mga kaibigan, makilala ko kung saan. Yan. So, yun po yung strength ko. Hindi ako magaling mag-explain po ng kagalingan sa product, sa compensation. Pero, since ang strength ko nga po is mag-invite ng mag-invite and then
ipakausap ng ipakausap po dun sa mga uplines, crosslines sa mga leaders po natin. So, yun yung naging tool ko nung nag-start po ako. Pero syempre, kahit hindi ka magaling, pero kung masipag ka, gagaling ka rin eh. Basta araw-arawin mo lang. Yun. Kasi kung magaling ka at hindi mo naman ginamit, tamad ka, wala rin. Wala rin kwenta yun. So, ika nga, daig ng masipag ang matalino o magaling. So, hindi naman natin nila lahat. Ang matindi niyan, kung masipag ka na, matalino ka pa, magaling ka pa, panalo ka dito. So, may picture po tayo dyan. Alamin mo kung ano yung nararapat po na effective na sistema na para sa'yo. Kaya po nakalagay dyan, find the fighter in you. Ano yung nasa loob mo? Kasi ikaw makakasagot yan. Yan. So, ang isa pa na dagdag ko lang dyan po sa system is, syempre, kailangan po practicing po yan everyday. So, hindi po yan ngayon, bukas, next week, next month. Malalaman mo na agad kung saan ka magaling. So, kailangan dire-diretso nyo po siya ginagawa. As in, pinapractice nyo araw-araw. Sabi nga, in 21 days, dapat habit mo yan. Para sumiksik yan sa kalob-looban ng katawan mo, masanay ka. Yan. And then, yung mga weaknesses mo, yun yung i-practice mo rin. So, dapat importante na meron kang friend na magaling sa offline. Meron kang friend dito, kaibigan dito na magaling sa online. So, kung mahina ka naman sa prospecting, sa inviting, kailangan alamin mo yung mga strength din ng mga kasama mo. Kasi pag pinagsama-sama mo yon, medyo dadami yung pyesa mo. Dadami yung knowledge mo dito. At pag maraming knowledge, tatapang ka. Pag tumapang ka, syempre, ayun na yun. Palapit ng palapit ka na dun sa talagang magiging marunong ka. So, yun. Ayun. So, ito po yung isang ginagamit ko na natin na isang technique once na during presentation and prospecting din. Sa closing, pag i-close mo na yung prospect mo, yung kausap mo. So, pag pumunta ka sa kausap mo, alam mo dapat yung background niyan. Since, imi-meet mo yan sa labas, example ko lang, kung offline ito pinag-uusapan natin, or even sa online pwede rin. Pag sa offline po, example, magpe-present ka, huwag ka naman naka-short, huwag ka naman naka-t-shirt. Kung business ang ipe-present mo at napakagandang produkto, make sure naman na magpipit po yun sa itsura mo. Kasi ang pangit na sabihin mo, pampa-healthy yung produkto natin, pampaganda yung produkto natin, pero ikaw naman, mukha kasakitin. Okay? So, bukod sa mukha kasakitin, yung pine-present mo parang hindi nagtutugma yung sa sinasabi mo. Yun yung ibig ko sabihin. Kasi may babanggitin ka dito mga income or pwedeng maging income, so dapat nakikita yun sa'yo mula ulo hanggang paa at mararamdaman yun ang kausap ko. Yun yun. So, isa sa mga demonstration of a higher value is yung the way ka magdala, dress up. Yan. Pag ang kausap mo, tip ko lang, naka-t-shirt yan, mag-polo shirt ka. Ito may mga basic, pag makikipag one-on-one ka. Pag yung kausap mo, negosyante, naka-polo shirt or sabihin natin quality yan, leader. Halimbawa naka-polo shirt siya, mag-long sleeve ka. Yun yung ibig sabihin na demonstration of a higher value. So para iba ang dating sa kanya. So kung naka-long sleeve siya, mag-coat ka. So yun. Kasi para doon pa lang sa unang dating mo sa kanya, yung initial expression mo sa kanya, mukhang maayos ng tao to. So, mukhang kumikita nga. So, ang pangit kung pupunta ka dun sa friend mo, tapos, friend, ang ganda ng product namin, tapos ikaw may sipon. Diba? Kailangan at condition ka.
condition ka lagi pag pupunta ka sa mga circle of friend mo, yung mga kakausapin mo. So friend, ang ganda talaga ng whitening, tapos oh, ikaw naman, hindi ka naman umiinom. Oh, ang ganda ng sling, tapos ikaw, ang laki-laki ng belt bag mo. Joke lang. Yun. Bottom line, since health well, kailangan talaga is magmukha kang healthy. Mukha kang healthy. Huwag ka pupunta sa kausap mo. Pagkaalanganin, umuubo ka, lalo na ngayon. Pag umuubo ka ng konti, yari, lumalayo na yung kausap ko. Isipin nila, ay, ako, may COVID-19 to. Yun lang po. Pero, yun nga po, kung mapasok po yan dun sa tinatawag na demonstration of a higher value, ayusin natin. So, magmukha dapat po tayong kagalang-galang pag pumupunta tayo sa prospect natin. And then, pati yung materials natin, yung ball pen, yan, yung mga pang-present natin, even pliers, baka tupi-tupi na yan. So, kailangan malinis. Hindi kailangan bonggang-bongga ka, pero kailangan lang presentable. Presentable. Baka mamaya ang hirap pagka yung pupunta ka sa kaibigan mo, yung pag, ay grabe dito, power, pag gumanong ka, butas yung kilikili mo. Okay, pangit nun. Tapos, ay, alam mo, ang ganda dito, grabe, yung ballpen mo nagtatae. Baka isipin yung kausap mo, ano ba yan, akala ko ba maganda dyan, hindi ka makapili ng ballpen. Tapos ballpen mo, panda pa. Ay, sorry. Tapos nagtatae. So, sorry po sa mga word ko, ha? Ayun, pakiayos po natin kasi makakatulong po yan. Yan po yung mga bagay na yan. Okay. Ayan. So, since the moment na pumasok ka sa health well or sa MLM industry, kailangan habit mo na ang pagpa-prospecting. Hindi pwedeng nag-dealer ka dito, ikaw lang ang nakakaalam. Ulitin ko. Hindi pwedeng pumasok ka dito, nagandahan ka lang doon sa nag-e-explain, nagwapuhan ka lang doon sa nag-e-explain. Hindi pwedeng ganun. Okay lang, kung user ka lang. Hindi pwedeng ikaw lang may alam. Binili mo yung isang bag, dinago mo sa aparador. Hindi pwede yun. Tapos, tatawag ka sa upline mo after 3 months. Upline, bakit ang bigat? Eh, ikaw lang nakakaalam na dealer ka eh. So, aaputo ko, you go for prospecting. Dapat maging habit mo yung prospecting. So, ang ugali ko po, pumasok po sa kaloob-looban ng sistema ko na kailangan po ma-prospect everyday, kailangan ko mausap po ng tao. Kailangan, wala akong palalampas yung pagkakataon pag may tao para akong inaas ng, ano, paano mo yun, para akong cobra. Ay, may tao. Ganun. Hindi yung, dealer ka, ay naku, Diyos ko, kakahiya naman. So, hindi pa pwedeng ganun dito, mga kaibigan, mga kapatid. Kailangan, pag mamamrospect po, yung ugali ng pagiging pamamrospect, bitbitin nyo po yan araw-araw. So, saan ka naman mamamrospect ngayon? Siyempre, sa ano ngayon, medyo limitado talaga. As in ako, nag-adjust po talaga ako ng bonggang-bongga dyan sa pamamrospect nga na araw-araw dahil ang hirap nga ng panahon ngayon, lahat naka-face mask, di mo alam kung ngumingiti ba sa'yo. O may tingin pala, kukuhanin pala yung cellphone mo. Eh dati kasi pagka yung makakasabay mo sa pagbayad ng ano, wala namang face mask yun. So nakikita mo yung reaction ng mukha. Eh ngayon, hindi na pwede. Di ba? So, I advise you go for online. Mag-aralin mo yung online prospecting. So, mga tip ko po sa online na ginagawa ko, kasi yung offline hindi masyado nga talaga. Pero yung online, doon ako medyo madalas ngayon dahil pag nakita mo naka-online, wala na, automatic yun. Pwede mong i-PM eh. Kasi sometimes pag nag-post ka, hindi pinapansin. Eh mag-PM ka. Mag-direct message ka sa kanya. So yun. Ganito, bago ka mag-PM ganito, pag hindi mo siya kilala, okay, kailangan mag-create ka ng magandang post na makukuha mo yung attention niya. So since health tayo, ako ay advice, kaysa kung mag-corrupt ka ng mga kung ano-anong mga testimonies dyan, ikaw mismo.
ikaw mismo umiinom ng product, ipakita mo sa social media na umiinom ka personal ng product. Oh. Yun po yung tip ko sa inyo. Ito yung ako, sometimes ang ginagawa ko dati nung sa isipin ko lang. Nung sa offline, ang ginagawa ko, pagka nasa bangko po ako, tinitimpla ko po yung bote sa harapan ng manager. Ganun po yung ugali ko, ganun ako mag-prospect dati. Tinitimpla ko yung ito yung product, ito yung barley, tinitimpla ko habang nag-check na yung account ko. Ano purpose ko? Kasi ang gusto kong mangyari, magtanong siya. So, sa mga kaibigan po na nakikinig, pwede niyong gayahin yung ginagawa ko. Ako madalas ko ginagawa talaga 'yon. As in, pag tinitimpla ko na, ano tanong ng manager? Ano yan, sir? Oh, ang ganda ng tanong mo, may pag-uusapan tayo. Ayun. Isa pa, talagang pag hindi ka mapansin, ganunin mo na lang yung bote doon sa harapan ng nasa bangko. nangyayari 'yung pag sobrang gigil ka na i-share talaga yung product. Ang bottom line dito, dapat mapansin ka. Dapat papansin ka. Yun yung prospecting. Pero wag obvious naman. Huwag naman yung magmumukha ka ng eng-eng. Okay? So, ginagawa ko po yun pa. Madalas kong ginagawa prospecting, magbabayad ng smart. At tuwan-tuwa ko na pag mahaba pila. Ay, naku, grabe namin yung makakausap. Pag ayaw mo kumausap, yun, mag-online ka. Pero kung ako kasi sanay talaga ako offliner. Offliner po talaga ang ugali ko. Hindi talaga ako maganda sa online. Yun. Balik ko. Pagbabayad ng kuryente, magbabayad po ng tubig, ayan. Diyan ako nakakakuha. Hindi sa, not to brag po ha, pero karamihan po ng mga distributors, mga dealers, mga partners ko po. Nakilala ko lang po kung saan. As in, wala akong maniwala ka mag-anak ko eh. Kasi yung mga mag-anak ko po, ano yan eh? Ayun, wala na magagawin matinoy si Jepoy. yun yung pagkakilala po nila sa akin, probinsyano, tapos panay basketball lang. Hindi maganda yung ano namin, yung kasi minsan ganoon eh, to si istabilin ba tao bago maniwala. Tinitingnan mo ka muna mula ulo hanggang baba, may kita ba talaga yan? Ganun eh, ang kamag-anak, anon, sorry ah, hindi naman lalahat. Pero sometimes, nangyayari yon. Ngayon, ikaw naman, huwag mong pe-personalin pagka nangyayari yon. Ang gawin mo is itago mo lang kung ano yung mga sinasabi nila and then ilabas mo sa trabaho na lang, kikita ka pa, kaysa naman sa gumanti ka. Yun yung ibig sabihin. So, balik tayo. Inyong mga sample ko sa offline and then online naman eto na, mag-create ka dapat ng post na yun nga, dapat ikaw mismo nakikitaan na yung product mo ikaw mismo umiinom excuse lang, iinom lang ako. Okay, oh, di ba isang baso? Okay, ikaw mismo dapat nakikitaan na ginagamit mo yung produkto natin. So, ang caption mo dyan, example, binili mo yung product, pwede ka mag-picture kung merong counter sa dyan, kasi Luzon, Visayas, Mindanao to eh, may mga offices naman tayo. Ginagawa naman yun na marami. So, pagka nag-post ka, nag-picture ka pala, sorry, i-post mo. Pero wala pa din yung demo. Pag may mga nagla-like-like dyan, ayun na yung pwede mong i-PM kasi hindi yan magla-like kung hindi siya masyado na curious sa pinos. Ako pini-PM ko po yun. Ganun po kakapal ang mukha ko. Ang sinasabi ko po, thank you for liking my post. Ganun, ginagawa ko. Pag nag-reply, edi swerte ko. Pag hindi, din next ako. Friend mo sa Facebook, ano yan, 5,000. Mag-like dyan, mga 1,000 lang. Edi ang daming prospect, hindi ka mauubusan. Yun yung punto ko. Ngayon, eto pa. Yung mga posting mo dapat, nag-create dapat ng curiosity dun sa mga audience po natin na hindi lang po hindi mo lang kinopya yung mga pinopost mo kasi yung nangyayari nga po ngayon, nagagamit yung iba't ibang
post ng ibang mga dealers natin, which is okay naman po yun, hindi naman po tayo binabawalan doon. Pero for me, mas maganda kung ikaw mismo, pinupost mo yung sarili mo, ginagamit mo yung product, and then tinitimpla mo sa harapan ng na tinitimpla mo na yung product, tapos nakikita. Ngayon, pag meron kang mga meron kang mga consumer users na magaganda na yung pakiramdam, interviewin mo para kang si para kang reporter, tapos yun yung post mo. Yun, hindi nga magagalit sa'yo yung mga kinukurap-kurap na kinuha na ng testimonies kasi ikaw mismo yun. Tip ko lang naman po yun, oh, disclaimer ha, baka magalit sa akin yung iba, hindi ikaw ang napatamaan ko ha. Oh, huwag kang magalit sa akin. Oh, yung katabi mo dyan, joke lang. So sa online, yun nga po, nandyan po ang karamihan po ng prospect natin ngayon. Kumbaga sa offline, sa totoo lang, kung i-cocture natin po yan sa parang ilog, ang offline, marami ka rin mahuhuli dyan. Pero mas marami pong mahuhuli ngayon sa online. Yun yun. Hindi po siya ganun kadali, pero bandang dulo kasi, puputok pa po itong online natin. At grabe, inspirasyon ng marami po ngayon, kagaya ko, yung grupo po ni Sir Mark, yung mga onliner, grabe. Parang naliligo po ng mga barley tomato. Puro onliner po, puro onliner po yung grupo nila. Kukunti lang naman silang umabot ng bag, siguro mga 300 pa 300 lang lagi. Grabe po, di ba? So nakaka-proud kasi kasama natin sila dito. So paglaki nila, paglaki ng company. So kasama po tayo. Ganyan. So yung iba, kung may mga friend kayo doon, magpaturo din kayo ng ibang techniques kasi sila talaga yung nakakapag-master ng online. Eh. Okay, next. So personality color, ito po yung isa po sa mga na-practice ko rin, every time na meron po ang kausap. So, simulan po natin doon sa yellow, so, kasi yellow yung natatanda ko eh. Ang yellow personality, ito po yung mga tipo ng taong, pag dinalaw, example yung tita mo, di ba, mag-o-offer yan ng something na, saan ka ba galing? Ano ba, sadya mo? Kain muna, coffee, tubig. O, di ba, may mga ganon? So, yan po yung mga matutulungin po na tao. So, paano mo kakausapin yung mga ganyan? Kakausapin mo yung mga ganyan according dun sa personality nila para mas mabilis yung usapan. Okay? So, ayan, nakalagay po dyan, motivated. Pero based on my experience, ito yung mga yellow personality is, yun nga po, nakalagay, let's do it together. So, madali po kasi silang kausapin. Bakit? Willing po silang tumulong. Kadalasan ang pasok ko po diyan, ang ginagawa ko po diyan, friend, kamusta na? O tita, kamusta na? Kailangan ko tulong mo eh. So again, ang gagamiting word po sa mga 'yan, sa mga taong 'yan, tulong, hingi ka ng tulong sa mga 'yan. Ang pag-uusapan niyo 80% tulong. Ano ba 'yan? Ito kasi produkto namin, marami na tulungan. So kailangan ko tulong mo, 'di ba? Dami mong contact. So doon ka papasok. Kasi kung pipilitin mo yan na bili mo na to. Parang hindi siya papasok. So ang pag-usapan nyo 80% is yung tulong ha. Yun yung, doon kayo iikot. So yun yung yellow personality. And then second is yung blue personality. Parang hindi nagtugma yung ano to. Blue personality, parang baliktad yung ano. Blue personality, actually, ito yung mga may ingay. Kung nakakita na, kung naka-experience na kayo, may kasama kayo mula umaga hanggang hapon, ganun lang siya ng ganun. Tap-tap-tap siya ng, parang salita lang siya ng salita na salita na salita. So mga tao na to, pag hindi mo sila nakilala kagad, mahihirapan kang pasukan sila. Mahihirapan kang pasukan itong mga tao na ito. Paano mo kakausapin yung mga yan? Since ang personalidad po ng mga yan ay mahihilig po yan sa mga bagong nakikilala. Yung mga taong mahilig sa mga... May ganun eh. Yung
pag pupunta siya sa lugar, nakikipag-meet ka agad. And then, yun nga, doon na mag-start. May magkasama na, kala mo, tagal na magkaibigan. And then, eto nga yung, wala siya yung bida lagi, yung parang badaldal siya. Yun yun, meron ba kayong kaibigan ganun? Thumbs up nga kung meron kayong kaibigan ganun. O yan, ayan. So, yung mga, ano na yan, mga kaibigan natin na, paano mo hapasukan yan? Ganito, pag in-invite mo siya dito, friend, example lang, pag millennial, alam mo friend, kung lalaki yan, alam naman natin mga lalaki, sorry sa mga babae, friend, umaten ka dun sa presentation namin, ang dahil magaganda, ang dahil makikilala. So kung babae naman yan, alam mo friend, ang dahil gwapo dun, umaten ka dun. Kasi ang purpose mo naman sa kanya is mapa-attend mo siya ng presentation. Nakukuha niyo po? Yun, mapa-attend siya ng presentation. Yung blue personality, pag hindi mo na kuha yung attention niyan, eh wala, hindi yan nakikinig eh. Sa totoo lang, hindi nakikinig yan. Daldal lang daldal yan, hindi niya pinakikinggan yung sinasabi mo. Meron lang siyang paborito at yun niya. Pag may events, example, meron tayong entertainment. Yan. An example sa office o kaya kagaya nito. Oy, dapat next time. Oy, friend, may magsasalita doon. Oh, kamukha ni Dennis T. Dennis T, ano 'yun? Dennis T Napay, joke lang. Ganun ang pasok mo diyan sa mga blue personality niyan kasi gusto nga lagi nila is meron silang mga bagong nakikilalang tao. Gusto nila mahihilig sila sa mga entertainment. Yan po yung mga blue personality. So pag pumasok po yan sa grupo mo or pag nakausap mo na nga po yan, para mapresentahan mo at makapasok ka sa business, natin, yun yung mga linya na sasabihin mo. Okay? Ngayon, eto na, pag pumasok na yan sa grupo mo ha, hindi nga yung nagpa-follow up. Parati lang yan, kausap na kung sino-sino bago. Tapos hindi niya pina-follow up yung mga nauna. So, alam mo na ngayon kung paano mo ngayon i-handle yung ganyang klaseng personality, yung ganyang klaseng dealer. Okay? So, next. Okay, red. Red tayo. Red, ito yung mga bottom line people. Ayaw nila ng paikot-ikot. Yan, yung pag pinuntahan mo sa bahay, ano ba sadya? Ayaw yan ang paikot-ikot eh kasi tita, ganito, ganyan, ganun, ganyan, etc. So, wala, maiinip yan, iiwanan ka yan. Ang mga red personality, kadalasan, yan yung mga leader yan. Sa totoo lang, leader yan. Yung red personality. May experience ako na-experience ako sa probinsya na ilan ang binili nung kapitbahay ko sa part ng bumili po sila ng dalawang package, ng dalawang bag. Ay, nawala. Ano nangyari? Okay, wala pa tayo dyan, ma'am. Bumili siya, ilan ang binili niyang package? Dalawang package lang po. Ay, ganun. Bigyan mo ako ng anim. Ganun po yan. Yung mga red personality, ayaw magpatalo. Ayaw magpatalo niyan. Gusto niya, siya yung boss. Opo, karamihan po. Kung meron kayong mga ganyan, yung mga alala po kayo ganyan, thumbs up nga po. O yan, alam niyo na kung paano pasukan. Direct to the point na yan, tita, may sadya ako sa'yo. Ang dami mong tao, 700 po yung tao niyo. O, kumpitan niyo. Eh, kayo po, boss. O, may hawak siyang, kadalasan siya yung mga supervisor, manager. Boss yan. Yung red personality. So, paano mo yan papasukan? Yun na nga, direct to the point ka, huwag ka paikot-ikot. Ito yung puhunan, ito gagawin. Ganito katagal, ito, balik. Ganun yan, direct to the point. Ayaw nyo nang paikot-ikot. Present yan, ito yung produkto, pang-boost ng immune system, ito yung negosyo, ito rin kitain mo. Ganun yung mga tao na yan. So magkaiba yung yellow at blue at red. Okay? Mamaya, ipipinali ko. So next tayo, green. Sa green tayo, ito po yung mga analytical person na parang kagaya po. Mga tahimik po na tao to, hindi po to basa-basa nagre-react pagka kinakausap natin. Kasi pinag-aaralan kanyang mabuti.
So based on my experience, paano ko po na-invite yung mga tao na yan? Ganito po ang pasok ko dyan. Example, kasi may makapinsan niya, ate, pa-advise naman. Meron kasi akong pinasok na business. Ang ganda ng product, pa-advise naman. Baka pwede ka mamaya sa office, may presentation, dala ka ng USB para ma-advisean mo naman ako. Nakakuha nyo? Yun yung pasok mo sa mga tao na yan. Kasi analytical nga eh. Ang hirap niyang imbitahin. So, walang reaction. Yan yung mga taong yun. Yung mga green personality, mga green color. Yun po. Ngayon, sa isang hotel, papaliwanag ko lang po sa inyo kung anong personality nung nandun po sa front desk. Sa front desk, di ba pagpasok mo, lobby, may sasalubong sa'yo. Good morning, ma'am. Welcome to Hyatt Hotel. Ang bumati sa'yo, yung blue. Kasi yun yung entertainment eh. yun yung taga-entertain. So ang kasama nung blue, yung yellow. Anong yellow? Ma'am, water po. Ma'am, coffee po. Ma'am, have a seat. Yun yung magkasama doon sa lobby. Nasaan yung mga red? Yung red na doon sa takas. Nag-games, hindi po. Nandun, sila yung mga boss. Naka-D4 yung paa. Kasama yung mga analytical person. Sila yung mga boss, nandito yung mga ITs. So nakakuha nyo na. Thumbs up. Alam nyo na kung paano pasukan si yellow, si blue, si red, si green. O, ito pa example. Pag inawardan mo si yellow, hindi ako deserving dito. Hindi ako deserving dito, sa iba na lang. Yan yung sabihin ni yellow. Yellow personality. Pag inawardan mo si red, ako. Ako magaling eh. Ganun yan. Ako, dapat lang. Imaginin mo na lang kung marami kang red personality, red leaders personality sa grupo mo. O sabihin mo red, yellow, 20 bags ka ha, di ba? Ay ganun, pwede bang 10 lang? So sana makatulong po yan. Totoo po yan, na-experience ko po yan, yung pagpasok po sa mga tao na yan. At ito po pinapractice, papraktisin nyo po ito. Kasi hindi po ito, sabi ko, hindi parang kanta din siya na napakinggan mo ngayon, makakabisado mo. Hindi po ganun. Kailangan mo ulit-ulitin mo siya, ipapractice mo rin. Yun po. Kasi malalaman mo kung effective yun. Kasi minsan mag-mix-mix yan eh. At least meron kang kaunting pattern. Okay, so next. Ayan. So, isa po sa mga techniques natin, may nakikita po ba kayong picture dyan? May nakalagay po dyan na advisor, nakita nyo si Ma'am Vicky, client, si Coach Lobby, speaker po yan dito. And then ako po yung bridge. So, very important yung ABC forms, ABC role na yan. Hindi lang po yan nagagamit dito sa loob ng kumpanya o sa loob ng office. Nagagamit din po yan sa labas. Okay? Yung ibig ko sabihin, ang trabaho mo, pag mapagpapasama ka sa upline mo, ang trabaho mo, i-build up mo lagi si advisor. Ang trabaho ng bridge, ikaw yon at kasama mo yung upline mo, ititi-up mo ngayon lagi si upline. Okay? Yung kasama. So, pagka nasa field po kayo, kailangan babagay ka din dun sa pupuntahan mo ha. Kasi yung sa taong kakausapin mo. Yung taong kakausapin mo kasi, example, probinsya. Ate, meron akong i-explain na meron kami sadya sa'yo, may i-explain lang kami na produkto, libre yon. Lagi nyo kalimutan, libre. Kasi pag dadirik, ah, tiro libre. Hindi ko, produkto, ide-demo. Tapos, business, pag-usapan na rin. Lagi nyo pagsamahin yun. Direct to the point yun. Kasama ko po yung auntie ko. O, kung auntie. Yung auntie, upline.
Okay. Yung auntie, upline. Kasama ko po yung pinsan ko. Yung pinsan, upline. Okay. Ganun yun. Di, nakukuha nyo na. Siguro naman gets nyo na. Kasi karamihan dito, ginagawa na yun eh. Ang ibig ko lang sabihin, dapat yung depende kung nasa probinsya ko nga, ganun na labanan. Kasi hindi nila kagad maintindihan, ito si upline, ito si upline, ito si downline. Hindi nila maintindihan kagad eh. So, basta makapasok ka lang sa kanya, ganun yung mga linya mo. At yan ay gamit na gamit. Yung ABC rule na yan. Gamit na gamit yan. Kasi pagka nadinig niya, ay, auntie niya. Makikinig na yan. Kasi pag sinabing auntie, superior eh. Okay? I-build up mo lagi yung magpapaliwanag. Kasi ang pangit pagka yung tita, pupunta kami dyan. Kasama ko yung kaibigan ko. So, kaibigan, sino yun? Diba? Kung ang pag-uusapan, business or mag-represent po kayo. So, walang dating. So, kailangan i-build up mo siya. I-build up mo yung magpapaliwanag. Okay po? So, sana makatulong po yan sa mga luma at bago. Refresh lang yan. ABC rule, lagi nyo naman nadidinig. At ulitin ko, nagagamit po din yan sa labas. Hindi lang po dito sa opisina. Nagagamit din po yan sa labas. During presentation at may mga meetings po kayo, nagagamit po yung technique po na yan. For me, technique yan. Kasi marami pong hindi magagaling mag-explain na ulitin ko, once upon a time, ako ganun din. Hindi ako marunong mag-explain. Hindi ako ganun karunong mag-explain. Pero dahil lagi, parati kong ginagamit yung ABC rule na yan, so natututo, nakakapagpa-pay-in ako or nakakapagpa-join ako, nakakapakumbinsi kami ng tao using ng technique na yan, yung ABC rule. Kaya kung hindi ka magaling, yan, practicein mo yan, i-apply mo rin yan. Okay, so another technique, on offline, and ground, parehas lang to, yung kanina, prospecting. Yan, and online attack. Ito na, ayan na yung sample. Yung sa online and sa offline. So, practicein niyo po yan. Diyan tayo. Okay. So, relationship. Number 3 na tayo. Very important yung relationship saan? Sa Panginoon. Pag ginagawa niyo po ang isang bagay, o sabihin natin, nandiyan tayo sa health well, very important na pinagpe-pray po natin lahat ng ginagawa natin na ituro po tayo sa tamang tao. Bukod dun sa may mga pattern tayo na una na dun sa system and techniques, very important yung relationship kay God kasi po, dyan natin kukuhanin lahat ng wisdom natin. Dyan tayo magdadasal, bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng lakas ng katawan sa tagdang kalooban kasi marami magre-reject po dito. Yan. Kaya very important yung relationship kay God. Yan po, oras-oras, minuminuto dapat parati po tayong humihingi po ng gabay sa ating Panginoon. Yan. Pakilabas po ng mga putimpan nyo. Ang bilol. Okay. Siyempre, yung inspiration natin, pamilya. Common goal natin lahat, kung bakit natin ginagalingan sa isang bagay or dito po sa ginagawa natin, ang malaking dahilan ay pamilya. Magulang. Yan. Kung hindi mo sila natitreat pa ng maayos, pagkakataon mo na para magawa mo yon, galingan mo dito. Kasi ang magulang, kahit paginto mo kabaong yan, pagpatay na yan, hindi na mararamdaman. Hindi na mararamdaman. Ang pagpapadama ng pagmamahal ay yung buhay. Yung buhay pa sila. So, kailangan, hindi mo pa yan naiipasyal kahit dyan sa Tagaytay or sa Baguio. At awin mo to. Simple lang yun. Hindi mo pa siya natitirin sa simpleng fast food. Eto. Antinding ano nito. Pwede mong pagkunan to. Kasi kung ikaw yung naputol yung goal mo dati dahil nakapag-asawa ka, ng mga gagagaya ko. Ako, ganyan lang din ako bumabawi. Kasi 22, 23. Nagka-aga akong lumandi eh. Ganyan talaga. Ngayon na lang bumabawi. Kasi, ano na eh. Mabilis lang panahon ngayon eh.
huwag mong hayaan na lilipas yung panahon na hindi mo maano yung magulang mo. Ito, very important din yung relation. Dati, sablay ko yan eh. Kasi panganay po ako sa amin, apat kami. So, since panganay, alam niyo naman ng, kung meron mga panganay dito, alam niyo ang pakiramdam ng panganay. Ayun, di ba? So, pag panganay ka, ikaw yung pangalawang magulang. So, ikaw yung mag-lead ng example doon sa susunod. Di ba? Yun. Alam niyo na yun. Hindi ko nahahabaan. Okay. At syempre, kailangan yung relationship natin saan? Sa kumpanya. Eh, dapat healthy din. Kasi ito ang dito nanggagaling lahat. Dito nanggagaling lahat. Pag hindi ka maayos, yari ka. Hindi ka pwede rito. Kaya, magpakabay tayo. Magpakaayos tayo. Ang sa ganda ng kumpanya, sa ganda ng produkto, padamihan na lang nakausap. Ganun lang lagi sinasabi ko. Sa ganda ng kumpanya, sa ganda ng produkto, saan makakakita ng ganito? Kaya, yung pagpasok mo dito, yan na yun. Yan na yung dasal, dinadasal mo dati. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Ako, dati, nanonood-nood lang ako ng mga, yung mga kumikita dito. Yan, sila Sir Francis, sina Sir Jonathan, sila Mom Jo, tsaka yung mga top earners pa. Naging inspiration sila sa akin kasi ang dami ko natutunan sa kanila. Yun. So, dahil sumusunod sila sa kumpanya, sila yung nakipaglaban ng una, sila Sir Men, sina Mom Cora. So, ang sarap sa pakiramdam na naging part din po ako nito. So, ang the moment na pumasok ka dito, parang paliligo siya eh. Bumili ka na isang bag. Kung parang paliligo, binasa mo na yung paa mo. Ang advice ko sa'yo, maligo ka na. Ano ibig sabihin? Aralin mo na ito mabuti. Nandito ka na eh. Nagbayad ka na eh. Bumili ka na ng package. Nandiyan na, aralin mo na ito mabuti. Kasi, dati, sabi ko, paano kaya maging kagaya ng mga kumikita? Kasi once upon a time, nag-start ako, kagaya nyo rin po eh. Wala akong experience. Hindi ko rin alam ho. Eh, ngayon nga, hindi ko alam kung anong itsura ko po ngayon dyan eh. lagi ko lang po pinapanood sila kung ano ginagawa nila. Ma'am, pa-advise naman, ano po gagawin ko dito. Ganun-ganun ako. Huwag kayo may magtalong. Kasi libre naman yun. Sabi nga nila, pag hindi ka nagtanong, magmumukha kang pool. Lifetime. Eh, pero pag nagtanong ka, 5 minutes ka lang magmumukhang pool. Di ba? So, alam mo na. Ayun. Tanong. Kasi bakit? Kailangan pala dito yung nagagawa nila, nagagawa mo. Yun. Yung nagagawa nila, nagagawa mo. Bago mo abutin yung naabot nila. Yung principle ng pagka napapapasok ka dun sa upuan ng mga malulupit. Kasi po ako hindi ko inaasahan eh, na ito nga po eh, na pumasok po ako sa ganito. Kasi trabaho lang, hataw-hataw lang eh. Hindi lang po ako eh. Ayun. So very important po yung relationship sa company. Pagka may patawag ang opisina, na may meeting ganyan, may mga activities, pagkaisahan po natin kasi para din po sa inyo yan, marami po kayong matututunan. Kasi may mga nagsasalita po dyan na hindi lang po kami, iba-iba po yan. Meron pong negosyante, merong bakante na yumaman dati ngayon, meron pong mga nasa mga iba-ibang field. So yun, ang sarap matuto dyan sa ano na yan. And then, relationship sa uplines, downlines, crosslines. So lahat na yan. Actually, banggitin ko din sa company, yung ibang kumpanya is makakatulong din po yan sa atin. Bakit? Kasi, kung may grupo ka na, sabihin natin may downlines ka, yung downlines mo hindi mo nakikita ka agad. Hindi mo nakikita ng madalas. Pero, since open na ngayon sa social media, nakausap yan ng ibang kumpanya. Nakausap ng ibang kumpanya, ni-reject siya. Minaliit siya. Oh, saan ka ba? Saan ka ba kumpanya? Oh, ganyan. Ganito. So, alam mo,
na-challenge ngayon yung downline mo. Oh, na, di ba nakatulong yung ibang kumpanya? Nakatulong yung ibang kumpanya. Ginalingan ngayon yung downline mo. So lahat yan nakakatulong. Ang ibig ko sabihin, huwag mo aawayin. Kay ibang tao, kay ibang kumpanya, kay ano, huwag mo aawayin. Makakatulong yan sa'yo. So isa po sa mga sekreto ko, ginagawa ko madalas, yan nga. Lahat ng uplines, pati downlines. Mas marami ako natututunan kadalasan sa mga downlines, alam mo, mga productive talaga. Yan. Ang sarap matuto sa mga yan. Hindi lang po sa uplines may natututunan. Even sa mga downlines, mas marami din. Huwag mo itatrato na parang tauhan mo yung downline mo dito. Sablay yun. Partners. Pero since ikaw yung upline, dapat mas marami kang nire-research na kung paano mo mahahawakan yung organization mo, yung grupo mo. Yun. And even sa cross-lines, huwag kang suplada. May pag-usap ka dyan, may pagkaibigan ka dyan. Kasi may mapupulot at may mapupulot ka rin dyan. Okay? Kasi may mga kwento na nakakarating din siya sa akin. Meron akong downlines na nakausap lang si ganun. Pa-quit na eh! Eh, nakausap ni Crossline. Na-motivate ngayon. O, di ba nakatulong si Crossline? Sino nag-motivate? Yung Crossline mo. Di ba? At eto! Yung mga non-believer. Wag mo pa rin silang awayin. Pero syempre, hindi mo sila priority bigyan ng oras. Pero wag mong awayin yung mga yan. Okay? Ako, from day one na nag-health well po ako hanggang ngayon, kinakamusta ko po yung mga yan. Pag ayaw talaga, wag mo nang pilitin. Okay? Wag mo nang pilitin. Pero yun nga, may tamang panahon sa mga yan. May tamang pagkakataon sa mga yan, sa mga non-believer. Ayaw niya pa ng kape, gusto niya pagatas. Ganun lang yun, hihintayin mo. Hihintayin mo ang gusto niya, agatas na. Sa ngayon, gusto niya pa yung ginagawa niya, kaya hindi pa siya naniniwala. Or, baka mali yung nasabi mo. Yun yun. Kaya siya non-believer, ano lang yan, temporary. The moment na nagre-reply pa yan sa'yo, pag may communication kayo nan, nagre-reply pa sa text mo, nagla-like pa sa post mo, pero no na. Huwag mong isipin na reject ka na. Ang tawag doon, it's a pending yes. Yun. Yun yung lagi kong iniisip, hindi pa ito panahon. So next muna ako. Next muna ako, dito muna ako. Ayaw muna nito, dito muna ako. Yun. So yun, mga kaibigan. And then, kasama na yan ng believer others. So dapat kaibigan lahat. Okay? Pero syempre, dapat may priority ka. Kaibigan mo sila lahat, pero sabi nga ni Chinkitan, magkaiba yung love sa trust pagdating sa negosyo. Maaaring love mo sila, pero wala kang tiwala. Siyempre, iba yung ginagawa mo eh. May mga priority ka eh, kasi maghahawa-hawa yan. Yun yun. Alam mo na ibig ko sabihin. Ayan. Relationship. Ayan. Ito pa. Meron tayong siningit ko po yung 3S. Yung selling, sponsoring, and services. Bakit? Importante ang relationship pa rin sa mga users natin. Users natin. Huwag pong puro benta lang ng produkto sa mga users. Pag nabentahan mo siya, wala na, dyan ka na. Bumili ka na. Follow up ko na lang ulit. Bibili ka na ulit. Huwag ganun. Kasi, yung mga yan, kaya naniwala sa'yo kasi nakita niya nakatiwa-tiwala ka. Kaya naniwala kasi napansin nila na magandang sinasabi mo at katiwa-tiwala ka. Ayun. Kaya very important sa mga users natin. Maganda yung trato natin sa kanila. And then, papasok yung sponsoring sa bisyo. Favorite ko yan! O services. Magandang serbisyo. Since maganda yung produkto natin, mas magandang serbisyo, sa tingin ko, mas bibilis lumaki yung network po ninyo. Okay, ano yung magandang serbisyo? Parang example, ahente yan po ng sasakyan, wala kang babagitin. Nasa Batangas po ako, yung ahente ng sasakyan, example, kumuha po ako ng sasakyan dahil nakakuha nga ako ng sasakyan, magandang servisyo na, binigyan niya ako ng libreng gasolina, may tint, may payong, etc.
So maganda yung service niya. Pagkalipas ng 3 months, ina-follow up niya pa ako. Sir, kamusta na? May problema po ba? Balik po kayo dito. Pag may problema, ako bahala. So ang tawag doon services, servisyo. Maganda servisyo niya. Okay, pag may pinsan ka sa Nueva Ecija, okay, nasa Batangas ka, yung Nueva Ecija, kukontak sa'yo. Jeff, di ba kumuha ka ng sasakyan? Oo, maganda dito. Dito ka na kumuha. Bakit? Basta dito ka na kumuha. Eh, layo, di ba? Nueva Ecija. Dito pa kukuha sa Batangas. Ano yung ginawa nung ginawa ko? Inirefer ko yung servisyo ng ahente. Pero kung ganito yung trato mo, example, yung ahente, nabentahan ka na, hindi pa binigay sa'yo yung mga previous mo. Ibig sabihin, kinuha niya. Bottom line, magulang. Okay? Hindi niya binigay yung mga dapat na para sa'yo. Tapos, nung nabenta ka na, wala na. Kino-contact mo dahil may problema yung sasakyan mo. Wala, hindi mo na makontakt. Bakit a servisyo? I-re-refer mo ba? Tatawag yung pinsan mo. Pinsan, nasa Nueva Ecija. Huwag ka na kumuha dito. Ang pangit dito. Ang ibig ko sabihin dito, dapat maganda yung servisyo mo. Kasi walang pinagkaiba yan sa ginagawa natin. Pag maganda ang servisyo mo, kahit gaano pa kalayo yan, magre-refer yan sa'yo. Ikikwento ka niyan. Ikikwento niyan yung servisyo na na-experience sa'yo. Yun yung ibig ko sabihin. Kaya dapat maganda ang relasyon mo din or ang servisyo mo dyan sa mga downlines mo, sa mga users mo, sa mga nai-sponsoran mo. Ayun. Okay. So, organize. Very important na idagdag niyo po ito pagka nagbibuild po kayo. Ito po yung pwede niyo po rin maging guide. Nilagyan ko lang po siya ng meaning. So, R is routine, daily routine. Yung daily routine po, yan po yung kumakausap po kayo ng kumakausap ng tao. At magagamit niyo po yung four colors of personality dyan sa daily routine mo na yan. Kung sino yung pwedeng i-invite dito sa Zoom or sino yung pwedeng kausapin ng personal. Yan po yan. So, daily routine, kailangan, example, itong week na to, meron ka dapat schedule na puro tawag ka lang. Puro tawag, puro calls. Ibig sabihin, itong week na to, ang makakausap mo dito, yan yung by next week. Kung mo siya i-organize. Kasi ganoon yung ginagawa ko. Meron akong Lunes, tawag, labas, tapos tawag ako sa telepono, follow up ako niyan, and then pagka umuuna na sila anong araw kalibre sa next week, kanya ganito. Yung doon ko sila ipapasok. Yun yung ibig ko sabihin. Yun yung daily routine ko na pagtatawag ako, mamumrospect ako na isiset ko sila by next week. Kung pwedeng i-on the spot, pwede rin. Optional. Pero ginagawa ko para hindi ako malito, in-next week ko na sila. Naka-schedule na sila. Yun yun. So, tandaan nyo lang yung ROTC, yung daily routine nyo, naghahanap ka ng prospect, and then pwede mo i-organize ang weekly kung kaya nyo ipunin sa bahay nyo. Kami sa Batangas, nag-gather kami every week. Yung makakausap mo, example, makakausap mo ng personal, nabentahan mo ng produkto, ang kasunod nun, i-invite mo na. Pero dumutan mo ng product, friend, ito yung product. Okay, sige, kuha ko. Bukas ha. Ganun ang sistema na ginagawa ko. Nabentahan ko and then invite na kagad. Eh, hindi ako pwede ngayon. So, ano mo next week? So, sa tatlo sa umaga, dalawa sa gabi. So, ganun ang sistema. Ganun ang ginagawa ko po. So, yun yung daily ko. And then, by next week ko nga, ayun na. Naka-gather na kami ng presentation. So, doon na namin pagtutulong-tulungan ng grupo. And then, dati may ginagawa kaming team multiply. So, ang ginagawa naman namin ngayon, yung team multiply, sa Zoom na lang. Nag-zoom na lang kami ng mga
iba-iba lugar na leaders. Ayan. So, dapat, siyempre, nakalagay dyan, lifetime siya gagawin pagka nandito ka na. And then, dapat consistent. Huwag ka magiging complacent. Dapat consistent, yung consistency, lifetime and forever. The moment na nandito ka na at lalo na pag meron ka ng mga downlines or mga followers ka. Okay? So, again, yung routine, yung kumakausap ka ng daily routine mo, kumakausap ka ng tao na i-invite mo sa Zoom or pwede mong kausapin. And then, kung halimbawa nakausap mo yan, merong kang tatlo sa umaga, may dalawa ka sa gabi, so by next week, ang dami mo ulit makakausap. Bottom line, hindi ka mauubusan. Okay? Yun yun. Next. Ayan, ito po yung tinatawag na DMZ rule. Do the right way, maximize the potential, and be consistent. So, napaka-simple lang. Simplihan natin. Ikaw, hanapin mo yung dalawa mo. Kung nag-uumpisa ka pa lang, yung dalawa mo, kukuha din ng dalawa nila, and then yun na. Then we grow faster and together. So, dito po, napa-importante ng teamwork. Teamwork, together, everyone achieves more. Yun. Sana lang, yung kukuhanin mo dalawa, or kukuhanin, o i-sponsoran mo, or yung i-lead mo, kasi ikaw ang immediate mentor niyan eh. Pagka nakuha mo yan eh. So, kailangan, ituro mo sa kanyang tama. Okay? And then, yung second level niyan, pag tinuruan mo na tama yung dalawa, katulog, tatlo na kayo eh, dun sa ilalim eh. So, mas totodo ang bilis. Ganun lang po mag-build ng network sa umpisa. And then, may mga special training pa rin po na kasama yan. Yung slides ko parang ka-doble-doble. Tapos na to. dito yun pumasok. Okay, sorry. Dito tayo. Yung mga bahaba ito. Ayan. So, last part po tayo, G is growth. Again, napaka-importante yung pagiging ikaw. Yung ikaw at buong grupo mo. Napaka-importante po yan. Lahat po ay magsisimula kung paano ka mag-isip. Lahat po mag-uumpisa kung paano mo nakita ang negosyo natin. Yung ginagawa natin. Napaka-importante po yan. Kasi, pag lagi mong nakikita, umaattend ka, nakikipag-usap ka, mas mabilis po kayong mag-mature. Ano ba yung C-part? Yan po, involve po lagi tayo dyan. Yung C-part po, lahat po ng activities na meron po dito sa opisina. Lahat. Pag bago ka, dapat always lagi ka nandyan. Kasi kung sabi mo, 2 weeks na ako, 1 month na ako. Pag 1 month ka na, luma ka na. Kasi every week po dito, or every day, parati pong meron pong ganitong presentation. May ganito po laging training. So, attend ka lagi dyan. So, napaka-importante po niyan. Yung C-part po na yan, pagka meron pong patawag yung upline po ninyo, punta. Pag may patawag po, yung kahit kwentuhan lang, punta. Kasi, etong ganito, hindi ka naman makakapagtanong pag umatid ng demo yan. Yung grupo, yung example, yung mga first-timer, pagka umatid ng demo, hindi naman po yan nakakapagtanong on the spot, lalo na kung ganito. So, very important na nababanding mo rin yung grupo mo. So, magpatawag ka mismo. Para makita nila, yun yung ibig ko sabihin. Kailangan makita po nila kung ano yung nakita mo. Kasi pag hindi nila nakita yung nakita mo, hindi nila mararamdaman yung naramdaman mo. Huwag kang mag-expect na lalakihan. Kasi hindi nga nila nakita eh. Hindi nila naramdaman eh. Very important po yan si part na yan. So, saan magagaling sa atin? Ikaw. And then, ano yung attitude dapat? Dapat may good learning and listening attitude po tayo. Kasi bakit?
Isiksik natin yung follow-up dyan. Kasi minsan, GLA, oo, pero hindi yon. So, papasok pa rin siya dun sa C-part. Doon, example, may downline ka. Isama mo dun. Sa activities na yun, kailangan makita ng downline mo, kung patan downline mo. Isama mo dun. Yung activities na yun na magpapalaki dun sa downline mo. Pag lagi niyan nakikita, example, yung dalawa or apat na leader mo, pag nakikita niya yung mga lahat na nangyayari, lahat ng transaction, paano ka makipag-usap, kahit hindi marunong yun, mamamalayan mo yun, mas magaling pa yun sa'yo. Kasi nakikita nila, gusto ko rin maging ganito. Kaya nalagay dyan, become eh. Makikita nila, gusto ko din ganun, gusto ko din tumayake ng ganito, gusto ko ganun din yung benta ko. Kasi nakikita. Eh kung hindi mo kinoconnect yung grupo mo, ikaw, at yung grupo mo pagka or yung downlines mo pag hindi mo yan masyado, hindi ka masyado familiar dyan, medyo bagay. So kailangan pag may bago ka, dapat makita lahat, makita lahat kung ano yung nangyayari, maramdaman kung ano yung nangyayari. Yun, kasi ang hirap yung wala nang guide, wala nangyayari sa buhay mo eh, yung pang may guide. Sorry po sa word, pero ako kasi talagang ganyan ako eh. Diyan ako natuto yung C-part. Lahat nakita ko. Kung paano sila mag-present, kung paano nila tratuhin yung downlines nila. Dinagdagan ko lang naman eh. Tinanggal ko lang naman yung mali eh. Yun. Yung sa pananaw ko, lahat na nakita ko sa kanila, sa mga naon, sabi ko kailangan makita nila to. So gagawa ako ng paraan para makita ng downlines ko, ng grupo ko, yung nakita ko. Kasi pag hindi nila nakita yon, wala, mabagal yan. Ang tagal din mo mag-mature ng nyan. Ang tagal mo mag-mature nyan. So, saan man gagaling yung action? Actually, automatic po yung, hindi siya automatic pala. Automatic na mag-take action yan pag lagi po yung present. Saan? Doon sa C-part. Actually, yung C-part, itong C-part, you, ikaw. Diyan po tatalas, diyan po mahahasa yung mindset ng downlines natin. Diyan po lalakas sa loob. Diyan po makokondisyon. Kung ano yung gusto niya marating, diyan niya rin makikita eh. Kasi pagka example, may patawag na lang, kahit nga dati nung may mga kainan lang eh. Ako, nakikain ako na ang purpose ko doon, syempre, una, may libre pagkain. Ba't totoo ka ba? Yun yung purpose ko doon. Lalo na kung may mga top earner dyan. Ay, nako. Present ako dyan. Kasi, ang dami matututunan eh. Diba? Imaginin mo, pag lagi ka naka-attend doon, alam mo yung Sigsan Goku, super saiyan ka. Pag nakaka-attend, ikaw at grupo mo. Pag laging nakaka-attend, updated lagi. Laging super saiyan yan. Laging hataw yan. Eh kung hindi nila nakikita, super sayang. Super sayang ang mangyayari. So kailangan nakikita. Kailangan nakikita talaga lahat. As in lahat-lahat. General. Pag sinabing C-part, pag sinabing activities, patawag ni upline, patawag ng kaibigan natin na crossline na may ganito, may mga gardenings, trainings, lahat, bandings, dapat lahat dumaan dyan. Dapat lahat ma-experience po yan. Yun yung ibig ko sabihin. Kasi doon nila makikita yung become at doon din nila makikita yung paghataw. Yung hub, yung succeed automatic na po yun. Bunga na po yun ng see, become, and take action. Yun po yung katotohanan diyan. Automatic na po yun. Hindi po ako magkakamali diyan kasi yun po yung nangyari eh. Dahil puro trabaho, puro hataw. Tapos time to time lagi kong naano yung sarili ko na ito pala. Ito mali pala to. So kailangan tanggalin to. Ito pala yung tama. Saan mo makikita yun? Doon sa C-part.
At sino ang responsible doon? Ikaw. Ikaw kasi ang upline. Lahat tayo magiging upline dito. Okay? So, yun din yung time na maduduplicate ka. Madaling maduplicate pag lagi mo kasama downline mo. Kasi, yan yung lagi mo masasabihan eh. Okay? Give time. Give time lagi. Diyan. So, ayan. So, it, kagaya ko, ako lang, ito yung ano ko, humble beginning. Eh, wapo. Diba? Wala makain eh. Payat na payat eh. So, diba? So, diba? Parang ano lang eh. Parang pag may kasama kang pideya, ulihin mo na. Grabe. Ayun po, nakamotor po. Yun yung unang service ko. Sa totoo lang, talagang wala akong alam sa network marketing. Wala akong, hindi ako magaling mag-demo, hindi ako magaling sa direct selling. Pero dahil gusto ko matuto, ayan. Yun yung personal service. Yan po, ako lang mag-isa. Yan sinasabi ko po before, ako lang mag-isa. Pero since in-apply ko po na in-apply po yung nakita ko po dun sa tinatawag, yung sa C-part, lahat na nakita ko, lahat na naramdaman ko, lahat na natutunan ko, in-apply ko po. Nung in-apply ko, eto na kami. Ayaw. Ayaw na kami. Di ba? O yan. Ang tawag ko dyan, second family. Mas magagaling pa po sa akin yung mga yan. Kaya karapat-dapat lang na ma-recognize yung mga yan. Ayan po. Lahat po kami, magkakalayo yung lugar. Meron sa Baguio, meron sa Bicol, meron sa Butuan, may Bago, ayan. Ayan po yung grupo namin. Diba, saya? Dati nag-start lang ako lang mag-isa. Eh ngayon, dami na. Hindi ko lang lubos makakalain na ganyan na. Diba? Tandaan nyo, you have to love your people. Alagaan nyo mabuti yung grupo nyo. Huwag nyong itrato yan. Ha? Hindi po yan robot. Napapagod din po yung mga yan. Ikaw ang... Ako po sa totoo hanggang ngayon, yung nangyari is 8 years na katawan. Kasi maraming nagtatanong bakit chumay-checky ka ng ganyan, kumikita ka ng ganyan, may mga may masasakyan ka. 8 years po na katawan. Sila po yung mga Xerox ko. Ako po yung original. Kung ano po yung nakikita nila sa akin, ayun po yung ginagawa nila. Yun yun. Kaya pasensya na sa iBag. Puyat pa eh. Okay, yung mga yan, grabe yan, sobrang natutuwa ako. Ibang-iba na sila ngayon, ibang-iba sila mag-isip. Ako tuwa, hindi na ako masyado mahirapan. Ganun pa rin po, syempre. Ang bigat kasi ng salitang sponsor eh. Yung pagiging upline, ang napakabigat po dyan para po sa akin. And kahit di ka magaling, pipilitin mong gumaling. Yun yun. Kaya nga, pag nadapa ka, tayo. Tatayo ka, tutuloy ka, lalabang ka. Yan ang lagi sinasabi ko eh. Pag natural lang na mapagod ka, syempre, tao tayo robot eh. Basta, hindi po madali, pero kung i-apply nyo po yung mga natutunan nyo dito sa amin, kay Sir Francis, at sa iba-ibang speakers po dito, sure po ako, isa po ang kalalagyan natin. Hanggang dulo, magkikita-kita po tayo. So, sana po, sa konting oras, may natutunan po kayo sa akin. Kung meron mang sumobra na hindi maganda sa pandinig, kayo na po bahalang magbawas. Ano po? again, yan po yung story namin. Ito pala, yan. Yan po pala yung naging blessing po dito. Hindi ko akalain na ganyan na pala kalaki. So, yan. So, again, not to brag po ha. Hindi para ipagmayabang. Kikitaan nyo rin po yan, mga kaibigan. So, 13 million na pala to. Okay po. Mga bagay-bagay po na nabili natin. Naitulong po sa magulang. Ayan. So, nakakatuwa. Again, kung sama-sama po tayo, hanggang dulo, we are stronger together. So, hanggang dito po ang may paglingkod ko po sa inyo. Sana,
May mga susunod pa pong ganito. At mas paghahandaan po namin na magamit po ng bawat isa yung experience din po namin na mga nauna. At maraming salamat po sa pagtutok nyo. Sana po may natutunan po kayo. Mag-ingat po kayong lahat. To God be the glory. Tara, Paul. Ay, sige po. 1,000. Ayan, raffle time. May raffle ba ito? Mimigay po daw si Mama. Okay. 100. 100 pesos load. Sige, gawin natin 10 tao. Ano ba yun? 10 tao. From... Ano ito? PHX? Phoenix? Phoenix? May... Ano ito? Liagas? Angon Rizal? Tama ba? Ayan yung una. Wala. The next. Power. Power. Myla Pacaldo. Cebu. Myla Pacaldo, Cebu. Next. Aces from Aces. Ay, oh, kilala ko to. Crisanto Rocha. Nanalo po kayo ng 100 pesos load. Natuturo na si Kuya. Okay. Oh, sige po. Tulog po siya, hindi niya po natinig. Ayan. From Troopers. TRP, tama ba? Troopers. Christy Maglipas. Lego. Lego. Sa ano to? San Pascual? San Pedro. San Pedro. Ah, Christy Maglipas. Okay. Ano na to? 1, 2, 3, 4. Oh, power ulit. Power! Tatlo pa lang, sir. Ay, tatlo pa lang. Wala. So, power. Ano to? Paul Bidayan. Carmona. Wow. Congratulations po sa inyo. Meron po yung 100 pesos load. And then, Power Brian Albura, Cebu. Cebu. Ayan. Online, ano? Onliner. Onliner nga ba ito? Dahlia Pahamtang, Batangas. Tama ba? Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eagles, yun ang Eagles Wings, EGW. Oh. Josephine Osinar. Ang load po, papasok po sa inyo, December. Ay, teka, baka sabihin, hindi na hinahalo. Oh. Pag hinahalo po ito, no? To the right, to the right, to the left. 1616, di ba gano'n? Ano ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Horderay, Beron, Peria. Oh, may Peria na ito ah. Hindi na kailangan load nito. Peria Laguna. 4, 6, 7. 8. Ano naman? 2, 4, 6, 8. Ang sunod, Horderay ulit. Angie Culiat, Batangas. And then, ano ito? Piter? Jonathan Gadula. Ano? Pastor. Yun, Jonathan Gadula from QC. Ay, yun pala yun. Okay, sir. Congrats po sa inyo. So, parang bigyan yung karamihan. Again, maraming maraming salamat po sa inyo. Ah, ito. So, monthly update na po sa page. Okay. Meron po tayong monthly raffle printing printer update na po sa page ng pay in through Zoom. Yun po yung updates natin. Raffle by September pa ulit. End of the month.
Yun po. Printer? Printer. Papakita ko. Teka lang po. Okay. Ito po yung ipararapal natin. So, sa mga may negosyo po. O yan. Ito, kita ba? Hindi. Ito po. Okay na. Ang printer po na to ay box lang. Okay. Ayan. But, okay na. So, yung printer po. So, hanggang dito. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. At happy hataw. Ayun. Thank you. Bye-bye.